Binjo? Oo. Era na yung ali. Yew-yew! Woohoo! Yew! Try natin tong popper na to, yung Rapala aircraft. Hindi, explode pala. So guys, itong popper na to ay bigay sa atin ng ano, kaibigan natin si Paring Kim. Ayan, Rapala explode. Maganda talaga siya. May explode siya talaga. Lalo na pag in-strike yan. Palit naman tayo ng lure. Gamit muna tayo ng stick bait o di kaya amino. Yan guys, pati itong gloves na to ay bigay sa atin ng kaibigan natin si Paring Kim. Popper at saka gloves ang binigay sa atin. Palit naman tayo ng popper. Tanggalin lang muna natin yung gloves natin. So maya maya gagamitin natin tong malaking stick bit na to. Gamitin natin yan. So gamit muna tayo ng popper. Ito. Mga ilang cast ng popper. Switch naman tayo sa stick bait. Fission! Oh, tanggal! Woo! Sayang! Woo! Tanggal! Woo!
sayang. Nandyan lang sa ano, nandyan lang sa harap. Sayang, hindi tinamaan sa nang maayos siya ng ano. Ha? Sayang naman. Diyan lang sa harap, nag-strike. Sayang oh. Talagang ano, hindi pa para sa'yo. Palit tayo ng ano, palit tayo ng lure. Check natin kung saan niya nakagat. Eh, dito nakagat sa banda buntot to. Oh. Ayan, kita yung ano, kita yung bite marks. Sayang. Pero sige lang, baka ano, meron pang iba. Try naman natin itong stick bait rin na bigay sa atin ng kaibigan natin. Kung kumpare natin na ano, si paring June. So maganda yung ano, maganda pagkagamit ko lang ito, fast retrieve na lang. Gamitin naman natin itong stick bait na may mga design ng mga sexy at magaganda kung makahuli ng Sixing GT. Sige lang, try lang natin. Sayang di magpapakita yata yung buwan ngayon kasi ano, medyo maulap. GT. GT. Oh, madadakop lang ini. Mamay, kangina pa man ini. Pagkarag ko ito yung GT dida. Mortal di ko lang buhat eh.
stick bit. Kaya na pag ito, hindi ka pala ito. Ara, ito. Siya, dati na ako na ito. Mapay nga ito makakainan dun. Kangina. Nabulikas dira na nanak yung strike. Oh? Oo. Oh, ano ba? Pabuna. Ito na ako. Di ay pag na-stick bit. Ha? Oh, di ay di pero... Na ha? Sige la. Si lungag pagod di di. Anay? Anay, anay ito. Bili, bili ako dyan sila. Ida ha? Ata di di. Di di di, ganso! At ba di? Ano ha? Palulutawong ko ha? Ano yun ito? Ano yun? Ayun! Damo ina dida! Ay putas pagkada ko. Tara dito kita! Ata! Kaya rayo ng gindi. Pagdalagan, araw nga dako sa tagin. Sinundan ko la. Okay. Ha! Puta. Recording pa. Huh! Parang John! Yung stick bit mo, nagwala. Ha! Puta, G, tigo. Ah, gusto ba eren misis? Ano wala dito? Okay. Niya eri. Hey, ako ya, ako to kali na lewat. Dio ay ang kangina pero niya na may daya na nga kulo bago ni nag-strike. Yawa. Mga lima ko kait sa. Na kada ni may ginlili na natlanat. Asamat pagalag di ko kay itak stick bit hin ka dio. Buti nga itim stick bit tol. Asamat. Maeri mo gud. Tumulog ko na una sa ngito. Puta. Dere, makuriton kayo. Matigay ni nga part. Kay kuno ray kut sunda utod mat dida. Ano nga kun ini? Ani mo in Bangkok? Aw ani ni? Dere. Dere ano? Kuan idon. Stuck pat niya nga hook. Video. Oo. Era ni dong ali. Niwiw. Woohoo. You. Ah. Yamat. Alright guys. Ito yung unang GT natin mula nung ako'y ano bumalik sa pagka-casting. So yung nakahuli natin ay yung stick bit na Rapido F160. Ito ay galing kay paring Jun Santos sa Kabalin Anglers. So shoutout sa lahat sa inyo sa mga Kabalin Anglers. Thank you sa inyong suporta. Binigyan nyo rin ako ng ano, binigyan nyo rin ako ng jersey na fishing jersey. So ayan, may kwento na itong stick bit na to. So gagamitin ulit natin, baka makahuli pa tayo. Try lang natin. So itong laki nito, yung haba ng ano mula dito sa ano dangkal natin is sa 2, 3 bali 4 na dangkal. Yung lapad naman niya ay isa't kalahating dangkal natin, isang kalahati. So hindi natin matatansya kung ilang kilo to, pero malaki to, lampas to ng 15 kilos pataas. Ang sigurado ko niyan kasi sobrang laki na niya. So magkakasting pa tayo, subukan natin ulit magkasting. So tanggalan natin ang hook. Ito maganda yung pagkakasabit niya, ito makunat to, ito dito na part. So ayan. So tatanggalan natin ng tanggalan natin ang hook. Check natin yung ito yung itong part na to, yung pinakamatibay din sa ano, pinakamatibay na balat sa ano, sa isda, yung nasa labi niya talagang matibay yan.
hindi nga natin matanggal. So, ayan, gagamit tayo ng pliers. Ayan. So, check natin yung hooks. Wala naman nag-bend. So, yung mga hooks ay stuck. Hindi natin pinalitan. So, ayan yung bite marks nyo. So, alright guys. Andito na kami sa camp. Kasi ngayon, mag-overnight kami. So, yung ano, yung nahuli namin ito. Mag-ano kami ngayon, magluluto ng tinula saka inihaw. So subukan namin ngayon yung sutukil, yung sugba, tula at saka kilaw. So ngayon ito preskong presko, so maano natin, masusubukan talaga natin kung ano nga ba talaga ang lasa ng preskong presko. So right guys, kasama nga namin pala yung ano, si Ma'am Nancy ng Commonwealth Insurance Company. So, kaya ngayon kami nag-overnight kasi andito sila ngayon sa amin sa Mercedes. Pero yung lugar na kung saan kami nag-overnight ay hindi sa Mercedes, bali sa ano kami ngayon, sa Calicoan Island. So, common naman ito yung lugar na to sa mga ano, sa mga vlogger, marami naman nagpunta rito. Siguro alam naman nila, kilala naman itong ano, yung cottage na to. So, nag-fishing kami dito lang sa ano, sa likod lang ng cottage na to. Kaya nakahuli kami ng isa, ayan. So makakapag ano kami ngayon, so makakapag tinula, inihaw at saka ano pa yun? Kinilaw. Oo. So ayan. Kasi wala kaming masyadong dala na ano, na mga pangluto kasi hindi namin ini-expect na makakahuli kami ganyang kalaki kasi ang usapan lang namin mag-overnight saka ano lang, casting lang. Pero hindi namin na-expect na makakahuli ganyan kalaki. So ngayon, hihiwain na natin. So, umpisa na natin kasi nagpapakulo na sila ng tubig. Para makapagsabaw tayo kasi mamaya, babalik kami mamayang umaga, mga alas 3 siguro ng madaling araw. Balik na naman kami dyan lang sa likod. Tapos casting na naman. So, tara! So, ito bang naman? Para, okay, naka-record na ito. Tatanggalong kumalat ito. Ano automatic record doon? Yeah, game record po yan. Tatanggalong kumalat ito audio na yan. Upload na. Okay. Ang gila. Ito ba ang nininilikado? Ako ba yung motor ba? Yan, manapit kumalat ito. Naka-record yan. Ito po kung andam lang yung napagkuhan niya naging lolo ito ko pa naman tibahin niya yung kawarin ng lulutuan kasi ito sa buwan adi na adi gin okay na ito gila yun pindulig yun ito para maluto madaling naluto matambo pa kasi wala nga ka-open paghingis pero ayaw na baba ito ano naman di mo na kukuan? Ano? Di big John? Ano? Okay na ito. Sige pa. Eh, iba yung iba ni na medyo ba? Okay, kontrat. Ayaw. Eh, kikilawon tanala. Ah, ito na, nagpuan na kikilawon. Ah. Eh, kidugang tanala yung kilawon. Sige, kilawon. Ikaw, kay mga okay lalugo ito niya nga po. Saan ka punta? To the moon. Bang bang. Busay. Sisinalin ko. Anay. Ikaw dito kay gagamitin ko dito pag anay, pag kilaw mo. Anay. Then gagamit naman tayo ng stick bait. Dito tayo mag hahagis-hagis lang muna. So kagabi guys, dito tayo kinagatan, dito mismo, dyan. Tapos, nung tumakbo yung isda, papunta doon. Tapos yung tinakbo ko, mula dito, hanggang doon sa kinatatayuan ni Michael. Yun ang inano ko, yun ang tinakbo ko kagabi. Buti na lang, nakakabit yung
vlogging light natin sa GoPro. Yun ang nagsilbing ilaw sa dinadaanan ko kagabi dito sa mga bato na to. Dahil hinahabol ko, pag pumunta kasi doon yung isda, medyo mababaw kasi dito na part, tapos doon malalim. Dadive yun yung isda sa ano, doon sa malalim. Sasabit yung breed natin sa bato. Kaya ginawa ko, sinundan ko para hindi sumabit, para hindi maputol. Kasi kung hindi ko sinundan yun, hindi nalaland yung ano, yung GT kagabi. Kaya hinahabol ko ng husto papunta doon. Kasi yung kinatatayuan ni Michael doon, kinatatayuan niya, malalim na yun doon. Kaya nakakaano tayo mag makipag laro sa isda, kasi nasa malalim na siya, pwede mo siya patakbuhin lang muna ng patakbuhin hanggang mapagod. Di tulad sa ibang spot na hindi mo pwedeng masundan. Kaya ginagawa namin, ilalak na lang yung drag mo, tapos yung ano, yung matira matibay na lang yan, kung kaya ba ng hook, kaya ba ng split rings. Kasi yan ang ginagawa namin minsan para hindi na makatakbo. Tulad dito sa bato na yan, mababaw dito tapos biglang malalim. Pag andun ka nagpwesto, pag pumunta rito yung isda, dadive yun sa ilalim, yun, sabit sa breed, putol. Yun ang ano, mahirap dito minsan. Pero okay lang, ini-enjoy na lang minsan yung ano, kahit napuputulan. Part naman yun, kasali naman yun sa pagkakasting. Kung mag-hunt ka talaga ng malalaking GT, expect mo na rin na mapuputulan ka, kasi hindi lahat ng oras yung mga i-strike sa'yo yung kaya mo. Meron din mas malaki-laki pa. Unang takbo kasi ng GT. Talagang malakas. Pahirapan talaga 'yan. Busan niya ng lakas. Pero ang gagawin mo lang diyan, habang tumatakbo yung GT, pabayaan mo lang, kumapit ka lang sa rad, kasi ano, wag mo lang kahit higpit naman masyado 'yan, magdadrag pa naman 'yan. Pero pag ano, pag alam mo yung spot, hindi mo kailangan na ano, na ilock yung drag. Ito naman ay galing kay paring Kim. So try natin kung anong action niya. Paborito daw yan ng pating. So sige nga, tingnan natin dito kung ano, kung kainin ng pating. Baka may pating dito eh. Ganda ng action din niya. Para sa talagang Nemo alam. Nemo alam ang nararamdaman. Nice, fish on guys, fish on. Anay, anay, anay.
So guys, fish on yung ano, fish on si Michael. Tulungan natin kasi parang malaki yata. Dako na agad? Siya daw, kinukurean ka. Lumutaw na nga ani. Ha? Palutaw lanay, lanay, ayaw la, ala na? Sige la, pahal tawa anay. Makaya nga niya madidlif. Ha? Maglaglabs ako kay... Lumutaw na nga nito, balhin kita nga to. Ha? Kinikita mo na? Ala, ano? Ha? Ano? Matanggal. Matanggal na? Paul hook nga ni. Sayang, oh. Putang ina naman. Shit! Okay pa naman na. Ha? Parang good size na. Oo nga ni. Sayang. Paul hook siguro, ito. Ay, puta. Oh, kinuro na po, an? Ano? Nakleader ako. Inuulay. Sayang. Shit, puta din niya. Turo? Sige lang. Cast lang kita nga ha. Cast lang tayo ulit. Sayang. Oh. Nakandam na pa na mag-gloves kaya pwede kaptan kong bread. Waray. Pero parang GT kay ni Hidshik. Ha? Nagsisim. Sugod-sugod. Gasi ulapulapo. Pero kayo ulapulapo. Ulbo dahil nga digbo ano.